ang eviction at and without them I wouldn't be here, so I feel incredibly blessed and thankful. I'm like the closest people. We're back. Tulala na naman eh, kami mo to araw na to. Ang alam mo, Monday pa lang ang dami nang nangyari. Busog. Do you feel that too? Grabe. That's true. Pero, and record lang, feels. For the record, Stephanie, andito si Kai. Grabe naman. Grabe, wala na siya. Hindi, kasi sa loob ng bahay, ganun talaga yung feeling. Dahil parang, maliit niyong mundo. So kung may mawala, lalong-lalo na sobrang best friend nitong si Kai. Ganun yung feeling of loss, kumbaga. So, ang dami namin gusto sa'yo tanungin, Kai, unahin na natin yan. Anong naramdaman mo sa mga sinabi ni Stephanie, ni Steph, pati ni Rob tungkol sa'yo? Of course, parang feeling ko sobrang na-appreciate talaga yung presence ko doon sa loob ng bahay. It's really nice to feel that feeling of being appreciated. Mm-hmm. Eh, nakita naman natin yung closeness nyo ni Stephanie sa loob ng bahay ni Kuya. I'm sure mapapanood to ni Stephanie sa takdang panahon, no? Ano ba ang gusto mong sabihin sa kanya? I just wanna say that I hope na magstay ka pa dyan ng matagal and I miss you. Kala ko sasabihin ni Kai, Steph, buhay pa ako, okay pa ako. Lumabas lang ako. may pa-music pa ng Dalampasigan by Angie Salvacion. Kaya talagang mumo-moment tayo dito. Okay, I wanna go back to that weekly task ba yun? Or sacrifice task? Yes, yan. Weekly task. At nakita namin na nandun ka pa sa bahay ni Kuya nung ginagawa yun. At nagkakaroon ng heated argument or conversation. Hindi nga conversation eh. Parang nagbabatuhan ng mga ideas eh. Nasaan ka dun sa ano na yun? Sa, in terms of position? Agree ka ba kay Tiff? O dun sa mga boys? Ano ba nangyayari? Can you tell us? Well, yung boys po, gusto po nila na sila magkarga ng mga stones, which and the girl said na hindi pwede kasi tayong lahat yung magtutulungan. And then parang sinabi ni Luke na kami na lang gagawa nun, kayo na lang sa household chores. So parang feel namin na ang sexist naman ito, ganyan. Kasi nga po, pinapagawa lang yung household chores sa amin na kaya naman namin gawin yung ginagawa din nila. So, parang we felt down lang din. Wait, so bago nag-eviction night, napag-usapan nyo ba yon? Naayos ba yon? Na nalaman ba ng mga boys how you girls really feel? Yeah, nalaman nila. Hindi lang ako. Sabi nila, hindi naman kami parang namaliit yung kakayanan nyo. Parang sinabi nila yun. So, okay naman. Wait, before nag-anap yung eviction night, naayos na, na-plan siya na? Or may gusot pa rin po ba? Po? May gusot pa rin ba sa loob ng bahay ni Kuya? Sorry, wala. Wala. No, let's see. Kasi I guess weekly task. So, hindi pa dito nagtatapos. Si Kuya may mga level up, di ba? Usually may ganyan. So, magkakaalaman. There's a fine line between being a cavalier. Kabalyero. Ano ibig sabihin ng cavalier? Ano yan eh? Tawagin ba natin si Melai, the language teacher? Pwede. Knight in shining armor. Diba? Na, hindi, napaka-gentleman ako. Bagino. Pero, may yung tinatawag na misogynist na, hindi nyo kaya gawin yan. Yeah. Gusto ko lang malaman sa mga kabataang Pinoy ngayon, paano nyo na-define itong task na to? Nasaan ikaw, Kai, personally? What's your take on that one? Ano lang po, equality lang. Girls and boys can also do girls thing. Boys can do a girl thing and a girl can do a boy thing. So, equality lang naman yun. Fine line talaga siya. Actually, kasi ina-analyze ko rin yung sinabi ni Luke. Pero at least nalinaw ni Luke, di ba?
Nalimang nila na siguro dahil ito lang yung strength nila din. Kaya nila tinake yung opportunity to be part of that task. I think ano eh, parang deep-rooted, parang ang tagal na kasing ganun ang siste na lalaki ang magbubuhat ng mabibigat at babae ang sa gawain bahay. So, kung yun ang kinalakihan mo, kunyari, feeling ko kinalakihan ni Luke or ni Ashton, parang yun din ang gagawin mo. Pero I think pwede pa namang mabago, di ba? Lalo pinag-uusapan yan, gender equality, women empowerment. I think yung fine line na sinasabi mo, Robbie, kunyari, nag-offer yung boys, sabi na lang to kasi mabigat. Kung sinabi na ng girls ni Nakai na, okay, kayo muna, then okay lang. Pero kapag ang mga babae na mismo yung nag-present na, hindi, tulungan nyo kami kasi kaya. Ang kasabi ko, yung... sayo niya. Sayo na. Sayo niyo na. O, okay na. Okay na ako. Painom sa'yo na. What do you think is the best approach to that? Siguro Kai and Bianca. How do you think na magiging hindi magiging sexist but rather gentleman yung approach ng mga What's namin, the ng best mga reply? Yan. Oh, ano kaya pwede kaya yung ito yung gagawin natin. Ano yung gusto? Kumbaga i-offer muna namin sa inyo. What do you think? Sige Kai, go ahead. Siguro para sa akin po, take turns po. Whenever we ano hold the stones, sila yung nag-household, and whenever we're tired, sila naman yung sa stones, lang kami naman sa household. So ganun lang po for me. Sure ka na ba? Ay, sorry. Dito test, no. Pero tama naman din, no. Dapat mixed. Hindi yung yes, hindi puro lalaki lang, hindi puro babae. Halo-halo like, kasi. Tulad nga nung kanina, 'di ba sinabi natin yung sa camp, yung first week ng teens. Babae din naman ang nagbuhat no, 'di ba? Hati kayong lahat. Ang idadagdag ko lang siguro, Enchong, sa mga kalalakihan na nagtataka paano ba magiging equal ang pagtrato sa babae. I think ang step one, makinig. Makinig sa suhestyon ng babae, sa pwedeng sabihin ng babae, sa point of view ng babae. Kasi gets naman namin na hindi nyo alam kung anong pakiramdam na maging babae, na dehado sa ilang mga bagay. Pero I think, yun, makinig is step one. Ah, oh, iniwala pa rin ako. Yeah. Abante, babae. Okay, ano ba ito? Wala pa tayong nalalaman tungkol sa nomination. I guess dito na. Sa dito party na. Ito, oo. Magkakalaman. Ako, may mga katanungan na ako regarding the PBB teens issue. Na Uy. May mga nagkaka-inlove na ba sa loob ng bahay ni Kuya. And also, sino nga ba ang kauna-unahang... Yung itin ni kayo, parang meron. Sino nga ba ang kauna-unahang crush ni Kai sa loob ng bahay ni Kuya? Malalaman din natin na dito mismo sa Kumu. Sa lahat ng mga pamilya po natin, manalaman na natin ang listahan ng mga nominado right now. Balik tayo sa PBB. Sino nga ba? Yan, yan. Alam mo, Kai, si Robbie talaga ang nagtatanong lagi na. I was about to say, wala kang nakas kay Robbie sa gabi. Siyempre, ano eh, normal lang naman na may magustuhan ka sa damahay ni Kuya. Saka teens yan eh. Oo. Kai, ano lang, happy crush, yan. That's a term. may shineship kasi sa comment section, pero mamaya ako sasabihin pag okay, sumagot okay. Na si Kai. Ano po? Wala po. Grabe naman mula naman ito. Posible. Wala, pero sabay tawa, tapos nawala yung eyes ni Kai. Tapos yung paa gumaganon. You can name ano, kahit nagagwapuhan, nagugustuhan yung ugali. Ang mga nominado. Pero hindi si ano po, si Dustin. Ah, Dustin. Yan mismo ang shinship sa ating comment section. Kai and Dustin. The ship name. Kai hindi team. Ko alam. Nilalagay lang Kai, tas Purple Hearts, tas Dustin. Ay, wow! Uy, bakit? Ba't ka natatawa? Wala. Nag-isip mo. Nagpangapangalan.
Smell it kasi. Bad trip. Ay. Dust guy. At basihan okay, na makatarungan. Upang malaman